maraming salamat nga po pala sa pagligtas ng buhay ng anak ko. Hindi lang po yung pati yung apo ko, niligtas nyo rin po ang buhay. Kami nga ho dapat yung magpasalamat sa inyo. Hindi nyo kami sinumbong sa mga pulis. Sabi nila, mga kriminal kayo. Pero sino naman klase kriminal na magliligtas ng buhay ng ibang tao? Naku, tama si Tomas. Hindi nyo kami kilala, pero tinulungan nyo kami. Hindi nyo rin kami kilala. Eh, kilala naman ho namin kayo sa mga balita, eh. Pero, di ba mga sundalo po kayo? Binubuwis nyo ang buhay nyo para sa mga kagaya namin. Hindi namin alam kung bakit kayo nandito ngayon. Pero kung talaga masama kayong tao, ba't hindi nyo kami sinasaktan, di ba? Alam namin ang pakiramdam na inuhusgaan ng mga taong hindi namin kilala. Pero huwag kayong mag-alala. Pag may problema kayo, ligtas kayo dito. Hindi namin sasabihin nandito kayo, pero kung wala kayong mapupuntahan, bukas ang aming tahanan para sa inyo. Salamat. Pero yun na kailangan gawin niyo. Maayos na kayo dito. Maayos ang pamilya niyo at maayos ang negosyo ninyo. Hindi namin gugustuhin na madamay pa kayo sa amin. Pati sa amin yung sekreto niyo na lang yung tungkol sa amin. Yun na lang ang pakikiusap namin. Ito, boss. Segismundo? Armando Segismundo. Si. Hindi na ako magpapaligo-ligo pa. Kailangan namin ng suporta niyo, Mr. Han. Nasaan si Franco? Sa ngayon, may ibang inaasikaso si Franco. Huwag na tayo maglokohan. Marit lang ang mundo natin. At alam namin ang ginawa ni Franco. Pero matibay pa rin ang samahan. At lalong lalakas kapag matupad namin ang mga balak. Kakailanganin namin ng malaking alaga para sa pangangampa niya ni General Tiago. Ano kailangan niyo sa akin? Alam namin marami kayong koneksyon abroad. Gusto sana namin mag-branch out sa ibang bansa maliban sa Pilipinas. At doon kayo papasok, Mr. What's in it for me? Prosyento sa lahat. Bukod sa binibigay niyo na sa amin, mas kailangan namin ay mga contacts niyo. Kami nang bahala sa lahat. Elvira! Come in, come in! Ano balita? Good news! May nakausap na ako producer at pumayag siya na gumawa ng film base sa buhay mo. Basta kailangan sikat at magandang lalaki ang gaganap sa papel ko. Of course! Only the best! Okay. Kaya lang may problema tayo. Gabriela Santa Ana, congresswoman. Sandali lang siya sa Congress, pero naipakita niya sa lahat, naggalit siya sa corrupt. Wala siyang bahid. And believe me, I've been searching for dirt. Ano ang pakialam ko sa kanya? Pareho kayo ng estado, kaya lang, unti-unti kanyang nauumusan. Oh. What do you suggest we do? Attack her sa mga kakulangan niya. A woman her age? Bakit wala pa siyang pamilya, wala siyang anak? What's wrong with her? Masyado siyang ambisyosa, masyadong malaki ang pangarap, power hungry. Go on. Samantalang ikaw, isang devoted family man. Hindi lang sa asawa at sa anak mo. Ikaw ang ama ng liwanag. Hindi lang sarili mo ang iniisip mo, kundi ang katakanan ng iba. Yun ang ipapakita natin sa kanila. I like the way you think. Actually, I love the way you think. Just like me. May solution tayo dyan. Armando, kakailanganin ko si Sandy. Nandito lang ang kuya niya. Lagi ko higit na mas masaya araw nito. Tiago. Pero ang lahat na itong ginagawa namin para sa kanya, kaya makakaasa rin kayo ng walang patid na pagtulong namin sa inyo sa lahat ng oras.
babalikan na sa training. Ang dami sinabi ko, ha? Kailangan pag-isayan mo pa. Kapag may oras na kami ng mama mo, dadalaw kami ulit sa ako, ha? Okay, salamat ulit. Bantayan ninyo ang bumaligid! Anong ginagawa mo doon? Ano pa ba? Eh, titinatapos ko yung sinimulan nyo. Nalakong ko natutulungan mo, anak ko, pero hindi ka sumipot. May dahilan ako kung bakit hindi ako nakasipot. Pahingi natin alam kung ano talaga nangyari. Masyad na wala ka nakasalala dito. Ano magtitiwala tayo dyan? Eh, hinahanap din ng mga pulis at militar yan. Pati na rin si Tiago. Ano nang gagawin niyo? Ipapakulong niyo ako? Ngayon, alam kong buhay kayo. Damay-damay na tayo dito. Ano nangyari? Ba't hindi ka dumating? Tuluyan nang nalasan ni Tiago ang utak ni tatay. Binalak nila akong ipapatay nung nalaman nilang tutulungan kita. Mas nabalitaan ko yung nangyari sa inyo. Balak ko na sana patayin si Tiago para matapos ng lahat ng to. Para maipagganti kita. Solusyon sa lahat eh. Sa tingin mo ba kung mamatay si Tiago, matatapos ang lahat ng to? Nandiyan pa si Amelia. Patuloy lang tayo magagandiyan. Franco, makipagtulungan ka sa amin. Bukod sa akin, mas alam mo kung ano nangyayari sa samahan. Ilang taong ka rin naging kanang kamay ni Tiago. Naging leader ka na rin ng samahan. Malaking tulong yun sa mission namin, Franco.
Wala akong problema ang tulungan ka, Rhian. Pero paano yung tatay mo? At kung wala siyang tiwala sa akin, mas wala akong tiwala sa kanya. Corazon? Anong ginagawa mo dito? Corazon, nabalitaan ko kung ano ang nangyari kay Marcial at kay Rhian. Kumusta ka na? Ang kapal din talaga ng loob mo pumunta rito, no? Akala mo ba nakalimutan ko na nangyari sa sementeryo at sa bazar? Ano pa ba ang gusto mo sa mag-ama ko, ha? Ano, nagpunta ka rito para magpakasaya? Para ipamukha sa akin na nawawala sila? Tama na, Corazon. Kumalma ka. Umalis ka sa harap ko. Corazon! Umalis ka sa harapan ko! Ilabas mo to! Corazon! Umalis ka sa harapan ko! Pero bago tayo makatulong kay Rhian, kailangan natin magpanggap. Lalo na ikaw, kailangan mo magtapa na naluluksa ka. Alam mo, Ivan, kung talagang natatakot ka, pwede ko na magpahanapan ka ng ibang titirhan. Pero pasensya ka na. Sa ngayon, hindi ka muna makakabalik sa samahan. Lalo na diskumpiyado ako sa iyo. Naintindihan ko kayo. Dahil hindi niyo naman ako kadugo. At hindi naman din ako kasing galing ni Kuya Franco. Kaya alam ko naman ho na hindi ko makukuha yung tiwala niyo. Iingat ho kayo. Makuha ang tiwala ko. Dalhin mo sa akin si Franco. Huwag na tayong magpaikot-ikot, Ivan. Alam ko na alam mo kung nasaan siya. Si Franco. Alam ko anong gagawin ko, Tiago. I feel so helpless. Kung totoo man yung sinasabi mo na wala kang kinalaman sa nangyari sa mag-ama mo, patunayan mo. Alam ko ikaw ang pinakakapangyarihan, Tiago. You have all the resources. Please, tulungan mo akong alamin ko anong nangyari sa kanila. Patutunayan ko sa iyo at sasabihin ko sa iyo ngayon pa lang. Nakahanda akong tulungan ka. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Magtiwala ka lang sa akin. Supayang monitoring natin kay Tiago. Nasa kaumulik sila ngayon. Nag-file ng candidacy. Mukhang hindi na natin mapipigilan ang pagkakbo nitong taong ito. Hindi pa naman siya nakahalal eh. Pwede pa natin gawa ng paraan. Hindi siya pwede magkaroon ng posisyon sa pamahalaan. At kapag nangyari yan, matatago niyang lahat ng krimen na ginawa niya. At lalong lalaki ang network ng Tiago. Sino yan?
Gabriela Santa Ana. Oh, so she is the one. Anyway, Congresswoman Santa Ana, anong posisyon po ang iyong tinatakbo? Just like Mr. Guerrero here, I'm running for senator.